Hey, what's up mga katrops? So, for today's video, meron po akong i-share sa inyo para sa katulad kong preggy or pregnant. So, alam naman natin na pag buntis tayo, umiitim yung mga parts ng body natin na pwedeng umitim, diba? So, meron ako nga ginawang review. Ayan. So, i-share ko sa inyo kung gaano kaganda itong product na to. Ayan. So, dahil buntis nga ako, nakatulong to kasi nanibago ako sa sarili ko. May umitim sa part ng body ko. So, ang ginawa ko, gumamit ako ng Johnson Baby Oil. Ayan. So, ang laking tulong ng Johnson Baby Oil. So, i-discuss ko sa inyo to. Ayan. So, intro, pasok! So, i-discuss ko sa inyo yung naranasan ko based sa experience ko ngayong pregnant ako. So, alam naman natin, pag pregnant tayo, may parts ng body natin na iitim tayo. So, ginawa ko, lahat ng parts ng body na nangitim sa akin, nilagyan ko siya ng baby oil. Ayan, Johnson Baby Oil. So, ayan na. As you can see naman, konti na lang siya. Ayan. So, malaking tulong tong Johnson Baby Oil na to. Dahil, napaputi niya unti-unti yung parts na nangitim sa body ko. So, syempre, dapat kahit pregnant tayo, alagaan natin din yung salt natin. So, ngayong pregnant ako, ginagamit ko din to, toner, sa face ko. Kasi nagka-pimples din ako. Hindi talaga may iwasan magka-pimples. Ayan. So, as you can see, wala na yung pimples ko. As in dito siya dumirekta sa noo ko, ang dami, sunod-sunod na maliliit. So, ayun. So, ginawa ko tuwing gabi, naglalagay ako ng Johnson Baby Oil. Ginagawa ko na rin siya ng, everyday skincare. Kasama siya sa skincare ko. So, sa susunod naman, mag-upload ako ng next video ko, lahat ng ginagamit kong skincare during pregnant ako. So, ayun, malaking tulong ton lahat ng ginagamit ko ngayon sa akin dahil pregnant ako. Kasi, hindi ka pwede basta-basta gumamit ng mga products. Lalo na kung matatapang yun. Siyempre, makakasama sa inyo ng baby yun. So, ayun, itong baby oil naman na to, hindi to matapang, saka aligtas tong gamitin. Ayan. Tulad ng mga baby, di ba, pagka may bago tayong panganak, ginagamit din natin itong baby oil. Parang ganun lang din tayo. So, yun nga. Balik tayo sa topic na ginagamit ko. Yun nga mga katrops, so dahil pregnant nga tayo, hindi natin maiiwasan na may mga umitim talaga sa part natin. Kasi kasama talaga yung sa pagbubuntis natin. Ayan. So, itong Johnson baby oil na to, so, kahit hindi ka buntis, or buntis ka, pwede mo itong gamitin sa mga part ng bodies mo na maitim, like yung singit mo, yung tuhod mo, yung siko mo, yung kilikili mo. Ayan. So, comment down below kung sino gumagamit nito. Ginagawa ding skincare itong Johnson Baby Oil. Alam kong makaka-relate kayo kung sino man yung makakanood nito na gumagamit ng Johnson Baby Oil. Ayan, comment down below kayo kung ano yung naging resulta sa inyo yung ginamit nyo itong Johnson Baby Oil. Ayan. Magbabasa tayo ng mga comment ninyo. Kung ano yung naging kinalabasan ng paggamit nyo ng Johnson Baby Oil. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. May nangitim nga ng part ng body ko. So, nireview ko nga siya sa, tulad na sinabi ko sa kayo kanina na ginamit ko yung Johnson na baby oil. So, unang part na nangitim sa akin is yung kilikili ko. Yes, nangitim siya. Kasi part yun ng pag nag-pregnant tayo. Ang daming pwedeng umitim sa part natin. Lalo yung kilikili, yung leeg, yung singit, ayun, mangingitim talaga siya. So, part yun ng pagbubuntis. Minsan nga kahit tayo buntis eh, nangingitim yung kilikili natin, yung leg natin, then yung singit natin. So, pwede natin gamitin yung Johnson Baby Oil. Ayan. So, subok na to. Honest review ko to sa inyo. Kaya, isishare ko dito sa YouTube channel ko.
Ayan. So, nangitim yung kilikili ko. Kasi gusto kong, kahit na pregnant ako, mapanitili ko na okay pa din yung skin ko. Kahit naman sino, diba? Hindi natin pwedeng hayaan yung skin or body natin. Na kahit pregnant na tayo, pababayaan na natin yung sarili natin. Dapat may skincare pa rin tayo. Yung mga everyday routine natin na ginagawa nung kahit di tayo buntis, gawin natin. May ano naman, may mga products naman na pwede sa mga buntis. So, iwasan natin yung mga bawal kasi makaka-apekto sa baby. Ayan. So, ang unang nangitim na sa part ng body ko is yung kilikili ko. So, tuwing gabi, ginagamit ko siya. Ayan, ginagamit ko siya. Itong Johnson Baby Oil. Bago ako matulog. Ayan. So, hindi naman ako pwedeng maligo ng gabi. So, umaga ako naliligo. So, naglilinis lang ako. Ayan, naglilinis lang ako. Kumbaga, linis ng katawan. Pagtapos maglinis ng katawan, sabon syempre. Tapos, ito nga, ginagamitan ko lang din siya ng budak. And then, itong Johnson na to. So, binalagyan ko yung mga parts na nanangitim sa akin. So, ito yung naging resulta sa kilikili ko. Ayan. So, napanalitili natin siya na. Ayan, maputi. Maputi siya. Ayan. So, napanalitili natin siyang maputi. Ayan. Ayan. Napanatili natin siya maputi. So, yung singit ko, may part din na nanangitim. So, nag-light-light na siya, nag-okay-okay na siya dahil nga tulong ng Johnson Baby Oil na to. Ayan. So, kayo, sa mga pregnant na yun din na naging problema katulad ko, ano ba yung naging pwedeng gawin? So, inirecommend ko sa inyo yung Johnson Baby Oil na pwede nyo itong gamitin na ligtas to para sa ating mga pregnant. Ayan. So, kahit hindi ka buntis, pwede kang gumamit ito. Lagyan mo yung mga part na maitim sa inyo. Saka, pwede mo din siyang gawin toner. Promise ko sa inyo, pag ginamit nyo ito, maglilike din yung skin nyo. Saka, maganda siyang gamitin sa mga maitim na part. And then, pwede mo siya talagang gawing toner. Kasi ako talaga, nung buntis, ay hindi ako buntis, may mga skincare din talaga ako nagpinapahid sa face ko, may mga toner. So, ngayon nga, dahil buntis ako, eto na lang naging toner ko every night na matutulog ako. Yan. So, dapat, kinabukasan pag maliligo kayo, ako kasi tuwing umaga ako naliligo. Pagka gising ko, kakain, tapos ligo na, yon. Ginagawa ko, sinasabon ko maigi yung mga parts ng body ko na nilagyan ko ng Johnson. Kasi dapat, mawala yung oil din doon at di manatili din yung oil doon. Ayan. So, lalo na sa mga dry skin, safe tong gamitin sa mga dry skin. Nakakatulong to para hindi madry ang yung skin. Ayan. So, tulad nga sinasabi ko, nire-recommend ako to sa inyo na napakagandang gamitin ng Johnson Baby Oil. So, hindi po siya sponsor or kahit ano. So, gusto ko lang din i-share sa inyo at gusto ko rin makatulong, lalo na sa mga pregnant na katulad ko, kung hinahanapan nyo ba ng sagot yung mga part na nangitim sa inyo. So, sinasabi ko sa inyo na gamitin nyo to na maganda siya, mga katrops. Ayan, para mapanatili pa rin natin na good ang ating skin. So, although na, nagiging part ng pagiging buntis yung maitim na magkakaroon tayo ng maitim sa ating body, syempre, mapapaano naman natin yan eh. Nagagawa din natin ng paraan yan. So, kapag lumabas na si baby, babalik din naman yan. Yun nga lang, kung aalagaan din natin yung sarili natin, tulungan din natin yung sarili natin, na hindi porket na nagkaanak tayo, nabuntis tayo, hindi na natin alagaan yung self natin. Syempre, kailangan pa rin natin ng skincare para sa atin. Kahit na buntis or hindi tayo buntis, that may skincare din tayo. Alagaan natin yung sarili natin. Kasi, importante, yung self natin. Okay, ayan. So, ito yung pinaka-the best na ma-recommend ako sa inyo, mga katrops. Kung ikaw man ay pregnant. Ayan. Sana nakatulong tong videos ko na to. I think this is the end of the vlog. I hope you like this video. Don't forget to like and comment. And then click my notification bell for more update upcoming videos. See you in my next vlog. Bye!